May ilan ng lokal na pamahalaan ang nagpapatupad ng mandatory vaccination. Suportado rin ito ng DOH at DILG para mas maraming Pilipino na raw ang mabakunahan. E kayo ba mga paps, pabor ba kayo dyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jacob Lazaro. Ang Lanao del Sur Provincial Government kinukonsider ang maglabas ng ordinance na required na ang mga residente na magpabakuna. Pwede naman natin danya sa ordinance ng provincial government, ipabasa sa mga munisipyo para maging mandatory. Ganito na nga ang ginawa ng iba pang LGU. Sa Iligan City, nag-issue ng executive order si Mayor Celso Legentia na ipagbabawal na ang mga di-bakunado na gumamit ng public utilities o magpunta sa pampublikong lugar, maging makapag-transact sa government offices. Suportado naman ito ng DOH. Alam mo naman ang direktiba ng presidente, no one should be left behind, so lahat dapat nagpabakuna. Pati ang DILG nag-abiso na din sa mga LGU na magpasa ng ordinance na mandatory vaccination. Nakasaad daw kasi sa local government code na pwedeng gamitan ng local chiefs ang kanilang kapangyarihan para i-promote ang health and safety. Layo nito sagutin ang legal questions ng ilang civil liberty groups. Wala raw kasing national law na nagsasabi na mandatory ang pagbabakuna. Sa dalawang araw ng National Vaccination Days ng gobyerno, 5 million doses lang ng 9 million na target ang naitulok. Pero kinukonsidera pa rin itong achievement ng gobyerno dahil wala pang 1 million ang daily average na nababakunahan dati. Sabi naman ni Lanao del Sur Governor Adyong na nag-improve na ang vaccine willingness sa kanilang lugar. Pero may ilan pa ding hesitant. Nakakahiya nga sabihin pero naniniwala pa rin sila sa mga fake news. Kaya ang gobyerno nagbibigay ng incentives habang isinasagawa ang bayanihan bakunahan. At isa nga dyan ang paid vacation leave sa mga magpapabakunang empleyado. Yun nga lang, may iba pa rin mas piniling pumasok dahil sa holiday pay. May nagsasabi na nakatulong ang holiday kasi they were able to go to the vaccination sites. Pero may mga feedback din na they work because it was double pay. Sa ngayon, tuloy pa rin ang balak ng pamahalaan na magsagawa ng round 2 ng bayanihan bakunahan sa December 15 to 17. Mobile Drone na Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita.